kakaiba itong project natin ngayon mga boss. Matagal ko nang gustong gawin itong project na to, kaso lang wala sa budget kasi mahal yung styrofoam. Styrofoam ang aking gagamitin, DIY na kayak ang aking gagawin mga boss. So nagprint na ako ng aking guide. Yan ang aking guide mga boss. Ang size nito ay 3 feet by 6. Tapos ang kayak na gagawin ko ay 10 feet ang haba. Ito ang aking gagamiting pangdikit, builder's band. So ito munang dalawang anuhin natin mga boss, pagdugtungin natin. Ito yung pinakasahig. Dito 4.5 kasi ang gagawin ko 10.5 feet. Kahit yung 10 feet lang, 10.5 feet na kayak, mahaba pa rin dyan mga boss. Ang aking bahay ay napuno. Ang kapal pala nito ay 2 inches, tag 400 ang isa sa Mandawi foam. So mga boss, yung dalawang cut na ginawa natin, pagdugtungin natin ng ganyan. Ingat. Tapos dito na tayo magle-layout ng ating yung pinakasahig ng kayak. Tagal na tong nagamit kaya yung kanyang nozzle, yung mga ano, naligas. Tapos tsaka natin sila pagdugsungin. Pinaka-shape na ng kayak, i-layout na natin. Ang width niya mga boss ay tama na siguro itong 34. Ang mahirap dito mga boss, itong space natin. Uy, nabalik. Yan, ready na. Ikat na natin yan mga boss. Yan na talaga ang shape niya. Subukan natin. Ito ang gamitin natin pang-cut. Ay, ang hirap i-cut. Yan. Dali lang naman pala mga boss. Sinadjust kasi ng asawa ko. Hindi ko naisip na pwede pala yun. Finishing na lang natin ito kasi hindi talaga siya nakat ng naubos or na puto lahat. Ayan mga boss, nakat na natin ang porma ng ating kayak. Yung sidings naman ang gawin natin. Yan mga boss, patuyuin lang natin. Maya-maya pwede natin yung idikit sa sahig ng ating kayak. Tusukan natin ang stick dito para hindi siya mag-move dito banda sa gitna. Merong hahawak sa kanya. Dandahanin lang natin to ng ano, dikit dito tapos lagyan ng stick. Ilagyan ko na dito. Dikit na natin dito sa side na ito. Yan, nilagyan ko na din ng pabigat. Doon naman tayo sa kabila mga boss. Medyo nahirapan ako dito mga boss. Tingnan nyo, nabali yung ating dinugtong. Ayan mga boss, itong dito na side, yung nahirapan tayo. Ayan, pabayaan muna natin to ng mga ilang oras siguro para dumikit siya ng maayos bago natin tanggalin yung mga pabigat at bago natin ipagpatuloy. So ayan na siya mga boss. Okay na, matigas na yung ating mga pangdikit. Tarin natin kasi unahin ko yung
kanyang ano sa likod. Ito yung ginagaya ko na kayak, yung parang mga umbok niya dito sa likod banda, itong mga ganito. Yun ang gawin natin. Namarkahan ko na. Yan na ang aking susundin. Ito yung ating guide. So itong dito banda mga boss, yan, nilagyan ko nito. Ito ang mahirap gawin. Itong wala kasi tayong cutter. Siguro kung may cutter tayo, madali lang itong gawin. Ang ginawa ko ay kinaskas ko ng kutsilyo pa ganyan. So dito yan siya nakalagay para yung ating itong pang ano ng tubig. Ito, mangat konti ng ganyan. Kung tingnan mo yung ano niya, hindi masyadong curve. Talagayan dyan dito sa ilalim. Ayan. Para kopyahin ko na lang to mga boss. Gawa pa ako isang ganito. Ayan mga boss. Kita nyo, dalawa na yan. Gawaan ko na. Pati yung doon sa harap. So yan ang itsura niya. Pero meron pa akong ipapinal dyan. Siya mga boss, yan ang itsura niya dyan. Ididikit ko yan siya dyan. Didikit na lang natin yan. Habang pinapatuyo natin itong dito, start na tayo ng shape dito. I-curve na natin to. Yan mga boss oh, naglagay na ako ng mga tatak. Palin natin konti yung sidings. Dagdagan natin siya. So mga boss, habang pinapatuyo natin yan, dito naman tayo sa front banda. Malapit nang matuyo yan dyan. Tapos itong dito, ginawaan ko na rin ang ano, sa bandang puwet. Yan. Tapos ang gagawin ko ngayon, itong dito, kasi kulang pa ito ng pangpakapal. Dagdagan ko ng pangpakapal dito. Kompleto na yan mga boss. Tama na yung kapal ng kanyang siding. Tapos ang plano ko ngayon, babalik pa rin ko yan kasi ipoporma na natin yung kanyang dyan sa may baba banda at saka yung sa bandang puwet niya. Ito yung itsura niya mga boss. Itong part na to dapat makopya natin. Ito yung ating reference. Tapos yan. Ayan na mga boss, ay porma na natin yung dito sa kanyang harapan. Hindi ko na na-video ng buo yan kasi masyadong mahaba. Tapos nalubat na din yung aking camera. So yan ang itsura niya. Masyado pang rough yan. Siguro tatapalan ko pa yan kasi may mga kagaya nito, mga natanggal. So ayusin ko pa yan.
yan na yung puwet niya. So hindi siya perfecto, pero sa tingin ko okay na yan, maganda na yan. Itong dalawang gilid na to, i-final din natin. Medyo kuminis na yan ha. Ayan yung gilid. Ito. Ayan, makinis na konti. Ito ulit sa puwet din. Medyo may itsura na yung ating kayak simula nung ginawa natin to. Dadagdagan pa natin yan mga boss ng ito, itong tira na to. Yan, ilagay natin yan dyan sa gitna, sa sahig. Sobrang laki ng kawang. Hindi maganda, hindi perfecto ang ating pagkakat. Pero sige lang, lagyan lang natin ito. Singitan natin ito sa gilid para hindi masyadong malaki ang kawang na yan. So ayan, yung sahig niya, kumpleto na. Ang kapal ng sahig na yan ay nasa mga 4. Yan ang sukat doon sa aking pinagkopyahan. Lagyan na natin ng pangdikit mga boss.